Mga kabunyog, mga kababayan, okay lang daw yan, sabi ni Ulimer. Ito, si Roque, mayroong litaniya. Maiksi lang tong litaniya niya. Pero, ang sabi niya, wala daw utang na loob sila Marcos at Romualdez. Bakit wala? Bakit wala daw na utang na loob? Kasi daw, ang laki daw ng tinulong ng SMNI. Nung panahon daw ng kampanya, nung eleksyong May 2022, ang laki daw ng naitulong ng SMNI. Tapos ngayon daw, si Marcos Jr., hindi mo nga daw alam kung si Marcos Jr., si PBBM daw, sabi niya, suportado ba yung ginagawang yan kontra sa SMNI? Okay lang ba yan kay Marcos Jr.? Parang ang sinasabi ni Roque, ang laki ng naitulong ng SMNI kay PBBM, sabi niya. Bakit? Sino bang station ng TV ang nagbigay ng oras kay PBBM daw nung panahon daw ng debate panahon daw ng kampanya noong May 2022? Sino lang daw ba ang ang TV station at ang mga radio stations na nagbigay ng panahon ng espasyo pagkakataon kay PBBM para mailatag niya ang kanyang mga programa? Hindi yan mga daw na yan, TV5, GMA, ABS, hindi raw. Ang nagbigay daw ng platform kay PBBM nung nakaraang eleksyon sa ayon kay Harry Roque ay ang SMNI. Pinabwilo daw si Marcos Jr. sa SMNI. Tapos ngayon daw pinakulong ang dalawang hosts nito na sila Badoy at Celes. At pagkatapos daw, mayroon pang resolusyon na ipinasa ang kamera sa naisuspend ang SMNI. At ngayon naman, mayroon naman daw revocation din ng prangkesa ng SMNI. So sabi ni Harry Roque, walang utang na loob. Ha? Yung panalo daw, sabi ni Roque, nila Marcos at Duterte, ni Marcos Jr. at Sara Duterte noong 2022, malaki daw ang naging papel ng SMNI. Mga kabunyog, ang inaano ni Roque, parang inapi daw sila Celes at Badoy. Nagtatanong lang naman daw kung totoo ngang 1.8 billion pesos ang ginastos ni Romualdez sa pagbiyahe. Hindi yun ang issue dun, Roque. Kung yun lang na isang pagkakataon na yun, hindi yun, wala yun. Pero, tingin mo ba, Roque, yan lang talaga yung mga pangre-red tag at fake news at disinformation nila Badoy at Celes? Hindi lang yan. Ang tagal ng ginagawa yan. Kaya wag mo nga kaming sabihan, Roque, na yun lang naman ang pangyayari. Hindi. Doon lang nasagad ang kamera kasi sila na ang tinamaan ng fake news at disinformation na yun. Pero yung pami-make news at pag-fake ng at saka disinformation at saka red tagging nila Badoy at Celes, ang tagal na yan. Tapos ngayon parang papalabasin mo sila yung inape. Wow! Abay, meron ng resolution na humihingi sa NTC na suspendihin ang prangkisa ng SMNI at ngayon meron pang hiwalay na resolution na nagre-revoke ng ganyang prangkisa. So, bakit kaya nila pre-revoke ang prangkisa ng SMNI? Abay, kundi ako nagkakamali. Noong panahon ng eleksyon, tanging SMNI lang ang nagbigay ng oras para kay Presidente PBBM. Diba lahat ng mainstream media, ayaw naman nila si PBBM. Tanging SMNI lang ang nanindigan. Bakit ngayon tatanggalin nilang prangkisa? Siguro hindi nila naintindihan kung gano'ng ka-importante naging papel ni SMNI, lalong-lalo na sa presidential debate. Yung presidential debate, doon napakita ni PBBM ang kanyang kakayahan bilang isang kandidato para presidente. Nakalimutan na nila yan. Hoy, wag mo nga, Roque. Dinidistort mo yung facts. Hoy, Roque, dinidistort mo yung facts. Sinong nagsabi sa yung hindi binigyan ng pagkakataon ng ibang TV networks si Marcos Jr.? Lahat ng TV networks may sariling debate. Yung GMA, yung GMA noon may sariling debate, yung TV5 yata parang mayroon, o kung hindi man yung COMELEC nationally televised na debate. Pero sinong hindi sumipot? Yung kandidato mong si PBBM, si Marcos Jr. So hindi naman mali yung sinabi mo.
ang sinasabi ni Roque, malaki raw ang tatanawing utang na loob ng sa SMNI ni Marcos Jr. at saka ng mga Romualdez, kasi ang SMNI lang ang nagbigay ng platform kay Marcos Jr. Hindi, binigyan siya ng platform. Pareho din ang binigay kila Lenny. Lahat naman binigyan ng platform. Kaya lang yung kandidato mo ayaw sumipot sa mga debate. Ha? Yun yung totoo doon. Dinidistort naman ito. Alam nyo yung sinasabi kasi ni Roque, ha? Nung panahon daw ng elections, parang inapi si Marcos Jr. Hindi raw binigyan ng pagkakataon ng mga TV networks. Ang nagbigay lang daw ng espasyo, platform o pagkakataon kay Marcos Jr. ay ang SMNI. Kaya daw malaki ang tanawing utang na loob na ni Marcos Jr. sa SMNI. Hindi yon, Roque. Kasi kung sa pagbibigay ng espasyo, pagbibigay ng pagkakataon, lahat binigyan ng pagkakataon. Yung debate ng COMELEC, covered ng mga iba-ibang television networks yun. O, sino lang ang nag-decide na hindi umattend doon? Si Marcos Jr. yung kandidato mo. So, hindi kasalanan yan ng COMELEC. Hindi yan kasalanan ng mga TV networks. Ang sabihin mo, ang malaking naitulong ng SMNI kasi ito yung nagkalat ng mga fake news at disinformation para kay Marcos. Yun, mas ganun ang sabihin mo. Ah, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ah, mas yun ang sabihin mo, Roque, na malaki ang naitulong ng SMNI sa pagkakalat ng fake news at disinformation. Kasi nanalo si Marcos Jr. at si Sara Duterte dahil sa fake news at disinformation. So hindi uubra yon yung mga fake news niya at disinformation sa mga lehitimong TV networks tulad ng TV5 at ng GMA at ng ABS-CBN. Ah, hindi. Ah, pero sa SMNI, kahit fake news na yan, kahit disinformation yan, okay lang. O yun ang naging silbi ng SMNI. Kaya mali yung sinasabi mo eh. Ang sinasabi ni Roque, malaki raw ang naitulong ng SMNI kasi ito lang daw ang nagbigay ng platform kay Marcos Jr. nung panahon ng debate. Wow! Si Marcos Jr. ang ayaw umaten sa mga debate. Kasi mga fake news yung sasabihin niya at disinformation. Ngayon, hindi pwede yan sa ibang networks. Sa SMNI pwede. O yun, mas ganun pa, Roque. Ganito dapat ang sinabi mo, Roque. Ang laki ng naitulong ng SMNI. Kahit mga fake news at disinformation, okay lang sa SMNI para kay Marcos Jr. O yun, ganun. Ha? Nakalimutan na nila na hindi nga pumunta sa kahit anong debate si TVBM except sa debate ng SMNI. Oh, sinong may kasalanan noon? Bakit hindi siya pumunta sa ibang debate at sa SMNI lang? Kasi kapag nagbanggit si Marcos ng mga facts, kikwestiyonin siya. Kasi hindi pwede sa ibang network yung wala yung fake news at disinformation. Sa SMNI pwede. Dahil alam niya na patas ang SMNI. So nakakalungkot po na yung kaisa-isang istasyon na nakipagtulungan kay PBBM para maging matagumpay sa eleksyon ay ngayon nais pasara ng presidential casino. Sana wag naman po. Kayo po, agree ba kayo agree na yung kaisa-isahang tumulong kay PBBM na istasyon dapat ipasara? Ay, hindi po dapat yan, di ba? Ewan ko ba ako, ako'y nagkakamali, pero sa tingin ko, dapat pang tulungan lumago ang SMNI kesa ipasara. Pero ganyan po talaga ang politika. Pag nagkaroon ng ambisyon, lahat ng hindi sasang-ayon sa ambisyon ng isang tao, yoyurakan. Nakakalungkot po. Kasi in the first place, napakaaga pa po mamulitika. At ang sa akin naman po, dapat po tayo'y mag-aspire sa political position, hindi po sa pamamagitan ng pagsasara sa mga pumupula sa atin, kundi ipakita ang ating kakayahan. Dahil yan naman po ang gusto makita ng taong bayan, anong kakayahan mo para maging presidente, para maging pinakamataas na naglilingkod sa bayan. So, kung talagang tutuluyan po nilang SMNI, Pilipinas. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ah, sitong si Roque, pinagsasabihan sila Marcos Jr. at sila Romualdez na nakalimutan na daw ba nila Romualdez at nila Marcos Jr. na ang tumulong kila Marcos Jr. at Sara Duterte na manalo ay ang SMNI. Wala daw ibang media networks na nagbigay ng pagkakataon kay PBBM. Ay hindi kasalanan yan ng mga media networks. Lahat ng media networks, binigyan sila ng pagkakataon. Kaya lang, hindi kasi uubra yung mga fake news nila.
nila Marcos Jr. at Sara sa ibang media network. Kaya SMNI lang. SMNI lang ang talaga namang tagapagkalat ng mga fake news. Yung mga propaganda ni Marcos, ni Sara, na kahit fake news yan, pagdating sa SMNI, okay lang yan. Wala naman sa kanilang problema ang fake news at disinformation kasi sila nga ang center ng fake news at disinformation. Kaya dun, yun yung ginamit na media platform ni Marcos. Ngayon, ang sinasabi ni Roque, hindi raw naisip yan nila Marcos. Alam mo, Roque, weather lang yan. Ngayon, sa pagkakataong ito, mukhang gusto rin nila Marcos Jr. at Romualdez na kumalas na sa unity team ng mga Duterte at Arroyo. Siguro, ayaw na rin nila na ano, kumbaga garapal kasi yung fake news at disinformation ng Duterte at Arroyo eh. Garapalan. At saka yung korupsyon, garapalan. Ito sigurong sila Marcos, sa tingin ko lang ha, kasi ang nag-a-advise nga kay Marcos Jr., syempre yung asawa niyang si Lisa Araneta, syempre nandyan sila Lagdameo, at itong sila Martin Romualdez, iba ang approach. Kumbaga, gusto rin nilang pa kahit papano, dumistansya sa mga pinagagawa ni Duterte noon. Halimbawa sa War on Drugs, si Duterte talagang madugo ang War on Drugs niya. Walang mga human rights. Ngayon kay Marcos, medyo dumidistansya sa ganon. Ganon din pagdating sa disinformation at fake news. Kumbaga, yung mga SMNI na yan, at saka yung mga red tagging nila Celis at Badoy, medyo dumidistansya dyan ang administrasyong Marcos. Kaya, medyo may pagkakaiba ng approach ang Marcos Jr. administration kaysa kay Duterte. Kaya, yung problema ninyo na yan, Roque, internal na problema ninyo yan sa unity team. Kasi, ang gusto ng Marcos at Romualdez, siyempre, sila ngayon ang nakaupo. Alangan namang kahati pa kayo. Alangan namang kahati pa ang Duterte at ang Arroyo. Kaya gagawin talaga nila, magkakaroon sila ng sarili nilang brand ng administrasyon nila. At dumidistansya sila ngayon sa SMNI. Ang problema ngayon kay Duterte at saka sila Sara at kayo Roque, ay inaaway nyo pa sila Romualdez, si Romualdez, lalo nang nagagalit. Kaya ngayon, ginagantihan ng SMNI. So yan, hindi kagagawa ng oposisyon yan. Sarili nyo mga kagagawa niyan. Anyway, mga kabunyog, ano? Sabi ni Roque, kapag tinuloy-tuloy daw ng nila Marcos Jr. at Romualdez ang ginagawa kontra sa SMNI at kay Kibuloy, dapat daw ang taong bayan lumaban. Para maging pinakamataas na naglilingkod sa bayan. So, kung talagang tutuluyan po nilang SMNI, Pilipinas, sana po ipadinig ninyo ang boses ninyo. Na kung paano ninyo binigyan ng mandato, 32 million si BP Sara, 31 million si PBBM, yung mandato na yan ay dahil tumulong ang SMNI. Sana po magsalita tayong lahat at iparinig natin ang boses sa Kongreso na hindi naman po pwede na personal lang na ambisyon ng isang tao ang poprotektahan ng institusyon na tinatawag na Kamara de Representante ng taong bayan. So anyway, mas mahaba po maging spokes. Ayan, mga kabunyog, nananawagan siya daw sa taong bayan, sa mga supporters daw nila, na kapag nagpatuloy pa ang ginagawa sa SMNI, magboses daw ang mga supporters ng Duterte at Marcos. Ay, Roque, wala ka na talaga. Talagang sagad na ang iyong pagiging oportunista. Okay, sige po, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.